pagtatanim, pag-aalaga at pagkakaroon ng kita sa kawayan, itinuro sa 22nd Bamboo Training and Seminar sa Antipolo City. Tunghayan sa report. Sa kawayan, madalas ihambing ang katatagan ng mga Pilipino. Pero kay Carolina Gozon Jimenez, founder ng Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tansad 2, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, may mas malaking tungkulin sa mundo ang kawayan. It captures more carbon dioxide and emits more oxygen than any tree. Nasa research yun, nasa study yun. Inilunsad ang 5-hektaryang farm noong May 6, 2000 at nakapagsagawa rito ng iba't ibang pagsasanay pero natigil dahil sa pandemya. Pero nitong Sabado, muli itong binuksan sa publiko bilang isang accredited training center ng Department of Agriculture. Under the accreditation, nagkakaroon ng chance at makapagdala ang Department of Agriculture dito ng mga interesado, mga estudyante, mga kabataan para makita at ma-showcase yung technology na pinapractice nila sa farm. Sa 22nd Bamboo Training and Seminar, ipinakilala sa mga kalahok na mula pa sa iba't ibang lugar sa mundo ang halos 50 uri o species ng kawayan. Gaya ng kawayang tinik at bayog na itinuturing na endemic sa bansa, itinuro rin ang tamang paraan ng pagtanim, pag-alaga, pag-ani, at pagbibenta sa mga kawayan. Excellent. Very good. Well, I've learned a lot about how things are going here in the Philippines and the varieties of bamboo. So, napag-alaman namin kung paano to i-propagate natin, yung mga individual bamboos, at saka yung pag-maintain natin sa mga per clumps ng ating mga bamboos. Encourage namin yung mga farmers namin doon sa Samuga del Sur, na kung saan magtanim ng bamboo. Pagkatapos niyan, tuturuan namin kayo kung paano maggawa ng production gamit ng bamboo. Para naman umangat yung mga farmers. Kasi 80%, sabi ko sa kanina, 80% ng lupa namin doon sa probinsya, sa Samuga del Sur, is agricultural land. Pinakamahalaga namang natutunan ng ilang kalahok ang tulong ng kawayan para maibsan ang epekto ng climate change. Nakatutulong ang kawayan sa paglilinis ng hangin sa carbon emission na nagiging sanhi ng air pollution. Naiiwasan din ang deforestation dahil kumpara sa mga puno, mas mabilis tumubo ang kawayan. At nakatutulong din ang kawayan sa pagpigil sa baha at soil erosion. Pag maganda ang kanilang gagawin dyan, 17 amino acids yan eh. So hindi na kailangan bumili ng multivitamin. O di makakatipid sila. Importante yung kaalaman natin, bigyan natin ng magandang education, bamboo education, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga farmers. It's a grass. And unlike trees, pagka pinutol mo, patay na. Ang bamboo, haba mong inaani, kumikita ka, buhay pa siya. May pera sa bamboo. Naniniwala si Gozon Jimenez at ang Bamboo Foundation na kung mapagtutuunan ng pansin, malaki ang maiaambag ng bamboo industry sa ekonomiya ng bansa. My mission, itong center natin is a learning center, na sinasabi mo nga. Yes. And I want them to know what it is. Kasi para yung something important, like a pearl, yung mga natutunan nyo, Andrew Bernardo, One North Central Luzon.